Hi guys! Kain tayo? Ulam natin ay yung niluto kanina. Tahugi na may baboy. Saka hindi nawawala sa aking kapagkainan ay itong aking pipino. Tapos kapartner nito ay suka. Yung aso ko na sa baba, oh. Tataka talaga siya. Tataka talaga siya kasi lagi ako nagsasalita, kumbaga lagi ako nagsasalita mag-isa. Bulo na naman si Inday. Sana naman yung isa yung pagko sa likod. Bulo na naman si Inday na bulol. Dahil siguro sa gutom. Kain tayo. Gutom na ako. Yung mga aso ko. Umiksi na. Umiksi na lagi. Sarap-sarap. Yung gulay. Sarap mag-gulay. Ang lasa niya. Kain tayo. Nanonood sa gulay yung lasa niya. At sana akong may isda. Kaso lang din nagpunta yung, hindi naglako yung binibili ko lagi ng isda. Kaya wala akong isda. Na akong partner sa gulay. Matis. Ito yung mag-aaway yung dalawa. Kala mo, ang dami-dami namin. Okay, marami alaga ko eh. Kaya marami talaga kami. Ako lang yung maingay kasi nasa way ko sila. Maingay din sila kasi nag-aaway sila eh. Kaya yung mga bumibili sa akin, kung nagsasalita ako sa gitna, kasi nasa way ko nga sila. Pag bumibili, tatanungin ko, di ba, malingon ko siya. Paglingon ko, matanungin ko, ano yun? Nakatawa, nakatitig sa akin. Sasasabihin, akala ko ate, may kausap ka rin. Sabi ko lang naman, hindi, nagsasaway ako sa mga alaga ko. Kasi mga pasaway. Lalo na pag may bumibili tapos maingay. Yung iba kasi yung nangaasar. Kumbaga, may katok na. Naisigaw pa. Akala hindi, ka na, hindi mo naririnig. Hindi siyempre mag-iingay yung mga aso, yung matulog. Nagigising, mag-iingay. Hindi siyempre lalapit na ako.
yung iba, nangaasar din kasi yung mga iba kong mga aso din, eh, mayroon din nangaasar, may tahimik, para din sa tao, kumbaga, iba-iba rin yung mga ugali nila, iba-iba din. May tahimik, may nangaasar, meron naman yung isa na gusto lang makipaglaro doon sa isa na, na nakaupo, eh ayaw nung isa makipaglaro, dadakmalin niya, ganun. Kaya ang gulo namin dito araw-araw eh. Tahimik lang pag sa gabi. Kasi, ay sa ano, sa araw pala, sa gabi. Ayun, minsan maingay. Kasi gabi, sa gabi nga ako gising. Kasi nagtitinda. Sila rin, gising din sila sa gabi. Pag natutulog naman ako ng araw, tulog din sila lahat. Kaya, medyo magulo nga kami. Maingay. Ayaw mga bumibili ng ibang baguhan. Diba, napadaan lang dyan. Magtataka sa akin. Kasi nagsasalita ko lang naman ako kausap. Siyempre, yung mga alaga ko. Mula nang tuta pa sila hanggang pag ito nang lumaki na. Hanggang magkaanak na tumanda na. Kinakausap ko kasi sila. Kaya pag nagsasalita ako, nakikinig sila. Or kaya magsinusutsutan ko. Alam nila, galit ako nun pag may sutsut. Kasi yun yung nakasanayan nila sa akin. Pag mag-sut-sut na ako, tatahimik na sila. Maliban mo lang, Soy! Ano ba yung case eh? Maliban mo lang, pag malaki na yung nabili ko, yun din na nakikinig sa akin yun. Pero madalas talaga dati, ang binibili ko mga tuta na dalawang buwan. Ganyan. Kasi, nasasaway mo kasi. Tulad ng medyo may edad na, medyo matigas ang ulo. Dangan na. Pero yung mga aso ko, yung mga shih tzu ko, saka yung pug, ang Jack Russell, hindi yan sa nakakatikim ng iba-ibang pagkain. Kaya hindi sila pihikan. Baga, namulat sila, nag-umpisa silang kumain ng dog food. Hanggang ngayon pagtanda, dog food pa rin sila. Kaya pag hindi sila nakatikim ng ibang pagkain,
hanggang pagtanda, hindi ka mahihirapan kasi pag nakadikim sila ng ibang pagkain kasi doon na sila nag-uumpisa, naging pihika na sa pagkain. Kaya ikaw din naman, mahihirapan kasi mabawa, gumawa ka sa pagkain na to, ayaw naman nakainin. Kaya nakatikim ng ibang pagkain, langaw. Nakatikim ng ibang pagkain. Kaya ano, problema ka. So, pag ayaw kumain, isipin mo, may sakit ata itong ano ko, gano'n, dahil nalalambing-lambingin mo, kakabahan ka. Ayun pala, yung nag-iinarte lang pala yun, kasi nga, dahil doon sa pagkain, nga marami siya natikman, iba-iba. Kaya, pag nakain mo sila ng dugpod, dugpod lang. Kung mas napakainin ng ibang pagkain, kasi pag mas na nakatikim sa na ibang pagkain, mag-iinarte na yun. No, problema ka naman ngayon. Kaya, kaganyan, huwag mo silang sanayin. Tapos ngayon, pagtatanong nga kung bakit yung aso mo, gito nga, ayun ang kumagayin. Kasi, ikaw din naman ang may problema. Hindi sila. Kasi, sinanay mo sila ng ganun. Kaya nag-iinarte yung aso mo. Dahil lang din sa'yo. Ayun mga aso ko, hindi nag-iinarte. Lalo na yung isa ko dyan, senior ko, magna 9 years na yun. Hindi siya nag-iinarte. Kung ano yung ibibigay mong pagkain, madugpod, yun na yung kakainin nila. Ang luto na aking gulay. Ang haba na ng video ko. Thank you guys sa mga nanonood. Maraming salamat. God bless.